Ayan, sa bangkal. Ayan. Yun yung mga ibang may-ari ng aso. So, mga anong oras na ba ngayon? 9 o'clock ng umaga. Yung lupa, ayan, icy-icy na. Malamig. 1 degrees sa labas. 1 degrees ngayon dito. Gi-start nang mag-yellow-yellow. Pero wala pa rin snow. Ayun yung ibang aso. Ayun si Sedi. Si Gucci. Ang tuwing umaga rito, nandito yung mga matatanda. Dala nila yung mga aso nila. Nagkukwentuhan. Habang yung mga aso nila ay naglalaro. Ayun si Gucci. Chi! Chichi! Ayan siya. Nag-poop na siya. Sedi, hindi pa. So, kailangan bantayan mo rin. At kunin mo yung mga dumi nila. Ito, meron namang libreng poop bag para sa mga aso. So, dito kami sa maliliit na aso. Sa kabila naman yung malalaking aso. So, nakahiwalay siya. Off-leash siya. So, wala silang mga tali para free silang magtakbo-takbo. Ayan si Sedi. Ayan kalaro na yun. Maliit na poodle yata yun. Ayan na si Gucci. Chichi! Ayan si Gucci. Sila magkapatid. Isang malaking poodle din yung tato. Kalahi ni Gucci. Pauwi na yung ibang mga may-ari ng aso. Pauwi na sila. Tapos na yung session nila. Ang tawag ko dito mga ano, meeting ng senior citizen. Pero may mga padating naman na bago. Sila, libre yung parking naman, malaki. So, kahit ilang sasakyan, kasya, ayun yung malalaking ano, mga aso dito sa kabila. Yun. Malaki ng isang husky. Ay, hindi yata husky yun. Ang lamig. Yan, tapos may libreng tubig. May well ba? May tubig sila para pag nauuhaw. Tapos may mga tub. Pag summer, nilalagyan ng tubig para nakakaswimming yung mga aso. Ngayon, nakatabi kasi malamig na nga. So, start ng
Jadi, jadi okay na yung park natin? Jadi, okay na? Tama na? Ha? Ano? Yan ka? Oh? Huh? Tama na yung park natin, okay? Go home na tayo. Huh? Go home na? See you. Go home na tayo. Let's go home. Kiss mama. Oh, kiss mama. Daddy. Daddy. Kiss mama. Dali. Kiss na. Oh, we're going home na eh. Oh, sige, we will stay here lang. Ang pogi naman yung shading yan ah. Okay. Uwi na kami. Itong isa nakalagay na sa lap ko. Okay, yan ang buhay namin araw-araw. Pag umaga, pag day off, ilalabas muna yung aso o kaya mag-almusal muna kami. Nag-almusal na muna kami bago lumabas. Nagdala sa dog park. Ang mamaya naman kami pupunta, maglalakad siguro mga hapon na or tanghali. Depende pag... Minsan umiihi na kasi sila dun sa terrace eh. So hindi ko na sila ilalabas. Pag may lalakarin pa ako, mamimili, mag-grocery mamaya ng mga ano. Tapos mamimili ng Christmas decor. Ganun lang talaga dito minsan sa... Ganun talaga dito pag may alaga kang aso. So parang... Para ka rin may anak, lagi mong ilalabas. Hindi pwedeng lagi lang sila sa bahay. Kailangan ilalabas mo sila. Palalakarin. Medyo okay lang, masaya naman kasi... nakakawala sila ng pagod. May kasama ka sa bahay. Pag nandun ka lang sa bahay, lalo na ngayon malamig, hindi ganong lumalabas. Kasi karamihan mga tao nasa labas, malamig na ngayon eh. Ito, mabait to. Itong malaki ko. Mabait to eh. Itong isa. Makita ngayon. Gucci. Ito si Gucci. Medyo sutil. Lagi na awa yung kuya niya pagdating sa pagkain, no? Chichi, no? Diba? Diba? Oy. Say hello, hello. Hello po. Hello po mga kabayan. Hello po. Itong aso kong to, galing pa to ng Pilipinas. Nung nagbakasyon ako nung February, kinuha ko to from Pilipinas, dinala ko dito. Kasi mahal ng poodle dito sa Canada eh. So, trinabel ko siya sa plane papunta rito, ilang hours, 11 hours ba 'yon flight? Kala ko hindi niya kakayanin eh, pero nakaya pa rin niya eh. Na? Good boy to eh, good boy. Good boy. Susunod ako kwento ko kung paano ko dinala siya dito sa Canada, yung mga kailangan. Kung iba gustong magdala ng aso, kukwento ko sa inyo. Madali lang naman, pero kailangan may ano, more than ano na siya, mga more than 4 months. Pag mga 2 months hindi pa pwedeng iano, kasi sa Pilipinas mura lang yung aso eh. Basta kailangan mo lang ng mga letter from vet saka sa Bureau of Animals. Kailangan nyo sa airport eh. Next na ano, ikukwento ko sa inyo mga kabayan, no?